Kidlat News Updates. Opo, si Cesar Sorian kasama ang buong pwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang nangunguna mga balita sa buong kapuluan ngayon. Sinimulan na ng National Capital Region Police Office o NCRPO ang pagpapakalat ng mga tauhan sa iba't ibang lugar sa Metro Manila kaugnay ng International Basketball Federation o FIBA World Cup 2023. Ayon kay NCRPO Director Brigadier General Jose Melencio Nartates, bahagi ito ng paghahanda sa seguridad sa nasabing torneo na magsisimula sa August 25 at tatagal hanggang September 10. Tatlong venues ang mahigpit na babantayan ng pulisya gaya ng Araneta Center sa Cubao, Quezon City, Mall of Asia Arena sa Pasay City at ang paligid ng Philippine Arena sa Bukawe, Bulacan. Noong isang linggo ay bumuo ang Philippine National Police ng Security Task Force upang matiyak ang seguridad hindi lamang ng mga atleta kundi maging ng mga manonood sa prestihiyosong event. Umaabot na sa 20 ang bilang ng mga patay sa wildfire na tumama sa hilagang bahagi ng bansang Greece na nasa ika-4 na araw na. Ayon sa ulat, natagpuan ang mga bangkay na nakakalat sa Dadia Forest sa northeastern region ng Evros malapit sa paanan ng Mount Parnitha. Malaki ang hinala ng otoridad na pawang mga migrant mula sa Middle East at Asia ang biktima dahil wala namang ulat na nawawalang mga residenteng malapit sa pinangyarihan ng sunog. Puspusan naman ang paglikas ng mga mamamayan sa maraming komunidad dahil sa pinangangambahang pagkalat pa ng apoy. Umarangkada na ang programa ng Technical Education and Skills Development Authority o TESDA para sa inaasahang pagtaas ng demand sa mga manggagawa sa construction sector bunsod ng National Housing Program ng gobyerno. Ayon kay TESDA Deputy Director General Aniceto Bertiz III, sa ilalim ng Supervised Industry Learning Program, magkakaroon ng pagsasanay sa construction para matugunan ang labor force requirement ng mga proyekto ng gobyerno at maging ng private infrastructure projects. We signed a memorandum of agreement with the Philippine Contractors Association. So sila rin yung tumutulong kung ano yung mga skills training na dapat pa namin i-develop. Ang kapartner mismo natin dito na kung saan nag-on-the-job training or apprentice ang ating mga learners ay mismo sa mga construction site na. So immediately after their SIL program ay mismong itong mga kapartner industry natin o yung mga malalaking construction company ang nag-hire na mismo sa kanila. Ang inaasahang malaking pangangailangan sa manpower ay bungsod na rin ang pagsusulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa 194 infrastructure flagship projects na bahagi ng Build Better More program at pambansang pabahay ng administrasyon. Dagdag pa ni Bertiz, sa ilalim ng Provincial Sector Priority Programs, tinitiyak din ng TESDA na prioridad ang mga residente malapit sa pagtatayuan ng proyekto ang unang mabibigyan ng trabaho. So inaabangan na natin, tinetrain na natin yung mga kababaihan, mga kababayan natin dyan sa dadaanan ng proyekto na yan. For example, highway or railways na dadaan dyan ang proyekto ng ating pamahalaan. Nakikipag-partner na tayo sa mga local government official or executive na we will train them based on the demand of that province. So maganda rito kasi nga, we are not only focusing yung tinatawag natin parang supply driven lang tayo, pero we make sure that there's a demand in each provinces na magkakaroon po ng trabaho yung ating mga graduates. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosalyn Sinchongko, nag-uulat. At inyo pong natunghaya ng mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatili nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.